lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyari sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo
buksa ka na ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesus Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritu bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At sa nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang.
Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na makapunta natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay niyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at paranangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananatili kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay
at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman isusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat di ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ang ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa linggohong ito, pinagdiriwang po natin ang Divine Mercy Sunday. At dito po sa atin, sa misahong ito, ay nagpapasalamat din tayo sa Diyos sa bihirang pagkakataong ito na dumalo po sa simbahan sa dambana ng Pong Jesus Nazareno, ang isa niyang deboto, isang tao nagtalaga ng buhay niya para sa kanya. Kapiling ho natin ang relic ni Saint Therese of the Child Jesus. Pagkatapos ho ng misang ito ay magpapaalam na po tayo sa kanya. Tutungo naman po siya sa ibang simbahan. Pero, nagpapasalamat tayo at magandang hamunin po ito sa atin. Kung titignan po natin ang ating mga pagbasa, sa unang pagbasa, ipinakita ng mga unang Kristiyano ang pagmamalasakit nila sa bawat isa. Paano nila ipinakita ang pagmamalasakit? Yung ari-arian nila ay pinagsama-sama nila at ibinigay sa mga apostol. Kaya ang hambing sa atin, walang nagutom sa mga unang Kristiyano kasi kung anong meron sila, ibinabahagi nila ito sa lahat. At sama-sama ho silang nagtitipon sa pananalangin, sa Eucharistia, at kasama doon ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Namumuhay sila ng magkakasama. Hindi ho nagkakanya-kanya. Kasi ho, pag nagkakanya-kanya,
nawawalan na tayo ng pakialam sa bawat isa. Gumagawa na tayo ng pader at ang pinapapasok lang natin, yung gusto lang natin makasama. O eto lang yung mga close ko, eto lang ha, eto yung pader namin. Yung iba, o dyan na kayo sa labas, bahala na kayo. Basta kami, okay kami rito. Ang taong marunong makipagkapwa-tao, hindi insensitibo sa kapwa niya, ay lumalago sa pagmamalasakit. Si Saint Therese po, bagamat siya po ay isang madre at nasa loob lamang ng kumbento at nagdadasal, meron siyang pagmamalasakit sa mga taong nasa labas ng kumbento sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang panahon sa pananalangin. Hindi lang niya pinagdarasal ang sarili niya. Hindi lang niya hinihiling yung anong pangangailangan niya. Ang laman ng kanyang mga dasal, pinagdarasal niya ang ibang tao. Kaya maganda rin no, mahuli natin bilang mga Kristiyano. Ano ba ang laman ng dasal natin? Ang laman ba ng dasal ko ay para sa akin lamang? O pwede rin nating tularan ang halimbawa ni Santa Teresita ng pagmamalasakit, ang laman ng dasal niya ay ibang tao. Ang laman ng dasal niya ay para sa buong mundo. At tayo ho din bilang mga Kristiyano, dito tayo hinahamon ng Panginoon na dahil tayo ay mga tagasunod niya, ipakita din ho natin ang pagmamalasakit natin sa kapwa ho natin. Ipakita natin ang pagmamalasakit at wala nang pagkakanya-kanya. O, ito sa amin ha, ito sa amin ha, bahala na kayo dyan ha. Namumuhay bilang isang komunidad. Komunidad ng mga mananampalataya. Komunidad ng mga naniniwala at sumasampalataya sa Panginoong muling nabuhay. May pagmamalasakit tayo sa bawat isa. Pangalawa ho, ang tao lumalago ho sa awa, tulad ng mamathalang awa ni Jesus, lumalago din po sa pag-ibig. Ang awa ng Diyos ay nagmumula sa kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin na ibinuhos niya para sa atin. Ibinuhos ang sariling dugo, ibinuhos ang buhay para sa atin. Ang pinagmumula ng awa niya ay ang kanyang matinding pag-ibig para sa atin. Kaya, para ho sa atin, ito din po ay kinahamon tayo sa linggong ito na maging larawan ng pag-ibig ni Jesus. Paano? Pwede natin sabihin, Father, napakaganda sabihin. Paano bang maging larawan ng pag-ibig ni Jesus? Mapagmahal ako, Father. Yung iba ho, sa sobrang mapagmahal, dalawa jowa, ay hindi ho ganoon. Ang taong mapagmahal, handang maglingkod. Ginagawa ang lahat ng bagay na may matinding pagmamahal. Si Santa Teresita ay pinaalalahanan tayo ng kanyang tinatawag na little way. Ano ho yung little way na pwede niyang baon sa atin? Do simple things with extraordinary love. Do simple things with extraordinary love. Kaya ako sa bawat bagay na gagawin natin, sa simpleng pagluluto, sa simpleng paglilinis,
Kaya kung gagawin natin ito ng may matinding pag-ibig, lumalago tayo sa awa ng Diyos. Lumalago po tayo sa buhay kabanalan kung lahat ay gagawin natin ng may matinding pag-ibig kahit gaano man kasimple ito. Para sa tingin natin, simple lang eh. Pero sa mata ng Diyos, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito na may matinding pagmamahal, ito ay napakalaking gawain. Iniisip kasi kagad natin, kailangan in grande, kailangan maraming tao, kailangan sa bonggang-bongga. Pero hindi eh. It could be simple. It could be little acts of kindness done with extraordinary love. At ito po ang hamon sa atin. At marahil pabaon sa pagdalaw ni Santa Teresita dito sa Dambana ng Poong Hesus Nazareno, natularan ang kanyang halimbawa ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Kasi kung ganun ang gagawin natin, kung marunong tayo magmalasakit, marunong tayo magmahal, marunong tayong gumawa ng mga simpleng bagay na may matinding pagmamahal, nagiging larawan tayo ng mukha ni Jesus. Si Jesus na maawain at mahabagin. Si Jesus na nagmamahal at binigay ang sarili para sa ating kaligtasan. Siya na naawa sa atin. Kaya ho, sana ho ang pagdalaw ng relikya ni Santa Teresita sa atin ay magudyok din ho sa atin bilang mga Kristiyano na tayo din ay yakapin ang misyon ng magmalasakit at pagmahal sa iba. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglayang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin. Ang ating itugon, maawaing Diyos, tinggin mo kami. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, Reolioso, Triloriosa, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo.
Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan ay magpagkadalisay noong sila'y binyagan at makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas. Ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Sana o sana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapuna, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami at Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Israel.
sabihin kanilang ihayag pag-ibig ay tunay naging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tuta magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tuta magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista nagot wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, baya ang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tuta magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista bago wagas. Alleluia. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection sa darating na April 18, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, Didi, Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat ating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay.
ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa rito ng pamamaalam sa relikya ni Santa Teresita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Ama, bukal ng lahat ng kabanalan sa pagdalaw sa amin ng banal na relikya ng iyong lingkod na si Santa Teresita sa aming pamayanan. Naway matularan namin ang kanyang kabanalan sa pagpapalalim ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo at sa aming mga kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod at pagkahabag, lalo na sa mga naisasantabi ng lipunan, sa mga sugatan, sa mga hindi kasapi ng simbahan, at sa mga makasalanan sa aming pamayanan. Pinupuri ka namin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Jesus, Anak ng Ama, mukha ng awa at habag ng Ama, sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga banal na relikya ng iyong lingkod na si Santa Teresita sa aming pamayanan, na may makatugon kami sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin na maging banal tulad ng iyong amang banal. Tulungan mo kaming maging matapat sa iyong mga kautusan, ang ibigin ang Diyos at ang aming mga kapwa sa tuwina. Pinupuri ka namin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, banal na Espiritu, aming buhay at tagapagpabanal, sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga banal na relikya ng iyong lingkod na si Santa Teresita sa aming pamayanan. Nararamdaman namin ang iyong presensya sa aming pagkakaisa. Patuloy mong pagpalain ang aming mga pagsisikap. Pag-alabin mo sa amin sa tuwina ang ningas ng iyong pag-ibig at gabayan kami sa daan ng kabanalan. Pinupuri ka namin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Santa Teresita, salamat sa pagdalaw sa iyong aming, mo sa aming pamayanan. Patuloy mong ipanalangin ang bawat isa sa amin. Ipanalangin mo lalo't higit ang mga naisasantabi ng lipunan, ang mga sugatan at ang hindi kasama sa kasapi ng simbahan at ang mga makasalanan sa aming pamayanan. Tulungan mo kaming maging banal. Manalangin tayo. Ama naming banal, pagkaingatan mo ang iyong lingkod na si Santa Teresita laban sa mga lalapastanganan sa kanyang ngalan at mga labi. Pangalagaan mo ang kabanalan ng kanyang makalupang mga labi sapagkat ito ay banal. Iwaksi mo ang masasamang hangarin na mga nagnanais ang kininsya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Oh,
saw the smile on His face, a foretaste of heaven indeed, consoling you throughout your years. You came, a child of faith, yet you found the fire of His love, a glance of your beloved God, a great grace from Christ to win. Walk with us, dear Therese, in this heaven here on earth. Smile for us, dear Therese, our sign of joy and cheer. Help us to inflame our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart. Walk with us. Of heaven indeed, a great grace from Christ to win. Walk with us, dear Therese, in this heaven here on earth. Smile for us, dear Therese, our sign of joy and cheer. Help us to inflame our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart. Walk with us. Walk with us, dear Therese, and adore the font of love. Smile for us, dear Therese, our flower from above. Help us to inflame our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart, that we may be prisoners of love and be saved, shielded by His heart.